Ako po si Mariluz Rosaria at ito po ang aking kwento. Year 2012, na ma-diagnose po ako na may neurofibroma, a benign tumor sa aking mata. Tumatagal, lumalaki yung buko, lumuluwa yung mata ko. Grabe, pagising ko, iba na itsura ko. Lagi na lang akong nakatingala, para lang isinusunod ko na talaga kung paano ko siya ititingin. Nung nalaman namin na meron siyang tumor, lahat kami inabigla. Tayo po kasi pag napakinggan natin na tumor, nakaka-alarma po ito. Lalo na pong kung ang magkakaroon nito ay isang miyembro ng pamilya. Nag-decide kami noong year 2013 na magpa-opera ako para maalis yung tumor na yon. Akala namin tapos na yung aming pinagdadaanan. After 2 months, eto na nga po, nagbuntis po ako. Mixed emotion yung naramdaman namin mag-asawa dahil nang sabi ko, Lord, bakit after 8 years, ngayon pa ako nagbuntis? Alam mo po na may minomonitor po kami. Yung mata ko, alam ko na hindi pa siya lahat nakukuha yung tumor. Dapat po yung matuwa kami eh. Dapat sobra po yung katuwaan namin dahil bukod sa ang amin pong anak ay 2 babae, pinagkalooban pa po kami ng ganong baby boy. Pero habang lumalaki po yung tiyan ni Malu, lumalaki din naman po yung kanyang bukol sa mata. Sa nakikita ng aking OB-GYN, parang natatakot din siya dahil nga nang napipressure na yung mata ko. Hindi naman po ako pwedeng mag-take ng medicine dahil makaka-apekto po yun sa baby. Sa umpisa pa lang, wala na akong ginawa kundi magsuka. Hanggang sa bago ako umanak, ganun. So, every time na magsusuka ako, hawak ko yung mata ko. Hindi po namin alam kung anong plano. Basta kami po ay pinanghawakan po namin yung pangako ng Lord na anuman po yung aming pagdadaanan, alam po namin na kasama po namin siya. At isa pa, syempre iniisip po yung aking mga anak kasi hindi ko alam kung ano talaga yung kahihinat na nito. So ang ginawa ko po, kami talaga ay nagpahalat, humingi kami ng prayer sa lahat ng kapatiran natin. Mas sigit po yung aming pagpipray, lalo na po sa gabi. Bago po kami matulog, kami po ay nagpipray ng himala. During my delivery, sinamahan ako ni Jesus doon. Masyado nang maselang yung aking kalagayan, yung kalagayan ng aking mata. At isa pa, alam ko na pinangungunahan talaga kami ng Panginoong Jesus dahil kulang sa araw ang aking baby. Maaring hindi siya healthy paglabas, pero sa kapurihan ng Lord, sa biyaya ng Lord, ang baby po'y lumabas ng napaka-healthy. Nakaraos po ako sa isang yugto, pero eto na, andito pa rin yung mata ko na mas lalong grumabe nung ako'y nakapanganak dahil siguro kahit ako'y cesarean, medyo may pressure din. So, nangyari, mas lumuwa talaga yung mata ko. Every time nakakausapin po kami nung specialista sa mata, lagi niya po akong sinasabihan na yung chance na siya po ay mabulag ay malaki dahil napaka-delikado po yung magiging operasyon na gagawin. Doon nagdeklara ako, sabi ko doon, Lord, nung panahon mo na nagmi-minister ka sa mundo, ikaw yung Diyos na nagbibigay ng paningin sa mga bulag. Ako, Lord, ako po ay may mata, ayusin mo lang. Hindi mo po hahayaan na ako ay mabulag. Ikaw po yung bumubuhay ng mga patay. Ako, Lord, may buhay pa ako. Pahahabain mo lang eh. Pahahabain mo lang yon. Binigyan mo pa nga ako na isang anak. Pero hindi mo po hahayaan na lumaki ang mga anak ko, walang ina. Bagamat meron pong ganong problema sa aming pamilya, yun nga po kanya sakit, lahat po ay pinagkakatiwala namin dahil alam po namin kapag po ang Diyos ang nanguna, wala po kaming dapat ipangamba. Second operation ko na ako'y napipray, sa pagpikit ko, nakita ko dun yung mga doktor. Pero parang may isang malaki na nakaganyan sa kanila. Para bang nakatunghay sa kanila na pinanunood. Naroon po yung pag-comfort ng Lord sa akin habang nag-iintay po sa labas, habang siya'y nag-o-opera. At the same time po, naroon po yung pag-i-intercede.
Alam niyo po ba, yung operation, tumagal ng 10 oras para makuha yung tumor. 10 hours ako sa operating room, 2 hours ako sa recovery room. Pero biyaya po ng Lord, naging matagumpay po yung operasyon. Kinabukasan, chinek po nila yung mata ko. Hindi po ako nabulag. Sabi nga po sa pangako ng Diyos sa Joel 2:22 ay i-restore po niya lahat. Financially, emotionally, spiritually. Ang result po ng aking MRI ay napakaganda. Wala na po ang anumang tumor. At natutuwa yung ophthalmologist ko dahil namamangha sila sa ginawa ng Panginoong Jesus sa buhay ko. Yung vision ko, kung noon sinasabi nila na mabubulag ako, yung last check-up ko, yung vision ko, bumalik siya sa 2020. Ngayon po yung baby namin. Pag nakikita ko talaga siya, talagang kami ay sayang-saya. Kami ay nagpapasalamat. Ganun na lang ang pasasalamat namin sa Panginoong Jesus dahil napaka-healthy. Para bang wala kami pinagdaan ng mag-ina. Para bang hindi kami dumaan ng napakalaking pagsubok. Lagi ko man sinasabi na ang Panginoong Jesus ay napakabuti dahil sa kabila ng mga pagsubok, mayroon siyang ipinalit sa amin na napakalaking blessing. At ito po yung aming baby boy. Ako po ay nakabalik na muli sa aking opisina at sa biyaya ng Lord, ako po ay nakakapagtrabaho na alam ko na ito ay isang napalaking blessing para sa aming pamilya. Kung makakaharap ko ang Panginoong Jesus, siguro talaga ako'y luluhod at ako'y magpapasalamat dahil alam ko sinamahan niya ako. Panginoong Jesus, maraming salamat. Sapagkat ikaw ay naging tapat sa iyong mga pangako sa amin. Hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. At alam ko na doon sa mga pagsubok na dinaanan ko, alam kong karga-karga mo ako. Kaya andon yung tunay na pagsama mo sa amin.